Magandang araw sa inyo mga kaibigan at welcome na naman sa panibagong episode nitong isa sa pinakamalupit na palabas dito sa Tier 1 Studios, ang The Glitch, na kung saan pag-uusapan natin ang mga usap-usapan at mga maiingay na issue, chismis sa social media. At muli, ako si Chairman, kasama ko ngayon si... Josh, ako si Josh, mga kaibigan. Hello, magandang gabi po. It's a pleasure to be here. Thank you for inviting me as your guest. I can talk about a lot of things, whatever you want. You just name it, I'd say it. Anong guest? Uy, host ka dito. Host ka dito. Mali. Ako pinag-drive mo, ha? Dito na naman kami mga kaibigan para siyempre pag-usapan nga yung mga bagay-bagay na nangyayari dito sa social media. At siyempre, ano bang bago ngayon, Josh? Ayun yung mga literal na tanungan namin ni Josh. Ano bang bago? Ano bang meron? Ayokong baguhin, Chairman. Babalikan natin ang dati nating pinag-usapan kasi hindi ako natutuwa. Uy! May mga bagay na kailangan balikan, no? Hindi ako natutuwa, ibig sabihin, I'm not happy, Chairman. Kasi, Chairman, the people, the bloggers, to be specific, of the Philippines, they're making a pool out of the peoples. Dinudugo ko dyan diba? Sa English mo ngayon. Diba? Pero yun nga, ginagalit nyo si Josh, ha? Ginoloko nyo mga taong bayan. Kasi, pre... Siyempre, yung mga vlogger dito sa Pilipinas, ginagawang tanga yung mga tao. Nagagalit ako sa mga taong ginagawang tanga yung ibang tao. Ako nagagalit din ako. Ako, ayoko kasi mga ginagawa. Talaga naman. Ano ba yan? Dahilan ng galit mo na naman. Kasi, Chairman, di ba, last week, pinag-usapan natin si Jamil. Jamil! Oh. Jamil Prats. Jamil Prats, no? Wala akong entry? Wala akong maisip na entry? Wala akong entry. Yan yung sinasabi ko. Diba, anong meron Jamil kay Jamil? Diba, nagka-issue. Nanloko si Jayzam. Kumana ng ibang babae. Kumana ng ibang babae. Oo, oh, no. Si Kamil, malungkot. Siyempre, ikaw ba naman, jowa mo, di ba? Boyfriend mo ilang taon, kasama mo, partner mo sa buhay. Oo. Niloko ka, no? Di ba? Ginago ka. Isipin mo, ginago siya. Ngayon, sila ginagago nila ibang tao. Bakit ganun? Kasi, Chairman, di ba napag-usapan natin, kine-question natin, 60-40 ka mo dun sa usapin kung legit ba, lehitimo ba ang nangyayari. At mukhang lehitimo naman, Chairman, di ba? Kasi bago tayo magsimula, ikaw, naaasar ka din kasi kakaiba yung galawan ngayon sa YouTube eh. Ha? Oo, kakaiba talaga ang galawan. De, ito mga kaibigan, no, napansin lang din namin kasi ni Josh. No? Ito'y continuation nga ng Jamil. No? At natatawa kasi kami ni Josh kaya gusto namin siyang balikan. Dahil hindi na naman lingid sa inyong kaalaman na sila ay pumunta at dumulog kay Uncle Rafi, no? At talagang namang si Otis. Patok! Boom na boom! Pasok na pasok! Talagang sabog ang views, no? Dun, actually, parang si Uncle Rafi yung nakapaghimay-himay ng sitwasyon, eh. Kung ano talaga yung totoong nangyari. At yun nga, dahil syempre, nag-guess sila kay Idol Rafi na kung saan ay umabot sila nilang million ng views nila dito kay Idol Rafi. Tumataginting na. 4.1 million views lang po naman mga kaibigan sa loob ng isang araw. Ang title niya, Jamil, ipinatulpo ng isang glam team. Pero yun na yun. Yun na yung buong kwento. Kasama na dun yung mga pambababae. At ang nakakatawa dito, napansin namin mga kaibigan, no? Ako ha, personally lang to, personal opinion ko lang. No? Si Uncle Rafi, no, napapansin ko lang, na parang ginagawa siyang marketing platform ng mga sikat na mga YouTuber. Parang ganun yung nakikita kong style nila. Ginagawa nilang marketing platform si Idol Rafi. Pero syempre, hindi naman, wala tayong kaso kay Tito Rafi. Wala siyang ano dito. Doon tayo mag-stick sa mga ginagawa. Kasi yung ginagawa ng mga YouTuber na to, no? Itong makasikat na YouTuber na to. Gagawa ng issue. Gagawa ng issue. Lalaki. Tapos, magtutulpo para mas lalong lumaki. Ayos. Diba? Kasi ang dami nanonood eh. Ang dami nanonood kay Uncle Rafi. Mga tismoso-tismosa, nakasubscribe dyan.
eh, ilang milyon ng chismoso sa Pilipinas. Nakasubscribe nga din ako eh. Ngayon, nung simula nung nag-guest, sila kay Uncle Rafi, napansin ko sa YouTube channel ng Jamil. Before mangyari yung issue in this, isang buwan silang hindi nag-million views. Mm. Pero nung lumabas yung issue, dito na ulit sila pumalo ng 2.5, 3.8 million views. Tarap. At ngayon, meron silang bagong vlog na ang title ay Bagong Balik, which is 8 hours ago. At nag-gain na agad siya ng 1.1 million views. Effective. Kung usapang effective. Walang duda, chairman. Mm-hmm. Hindi ko alam. Personal na opinion ko lang to. Teka lang pala, bago kami... Kanina pa kami nagdadadadano. Nakakalimutan namin mag-disclaimer. Disclaimer lang po, opo. Ha? Ito po'y pawang opinion lang po namin mga host. No? Antang sasabihin po namin dito ay pawang opinion namin at hindi nagre-reflect sa buong Tier 1 Entertainment, Tier 1 Studios, sa programang The Glitch at ng management and staff. Ha? Nakakalimutan ko lang, talaga nadala kami ng bugso ng damdamin ni Diyos. Eh. Nakakalimutan namin mag-disclaimer. Mm. Oh, pero mabalik tayo. Sige, mabalik tayo. Yun nga, effective. Oh. Oh. Kumbaga, effective yung ginagawa nila na ano, no? Imagine, no? Ang ibig namin sabihin, mga kaibigan, hindi ko sinasabing ganito exactly yung ginagawa ng Jamil. Pero nagiging isa siya sa way ng mga content creator, especially yung mga malalaking content creator, na namamatay yung channel. Ginagumagawa sila ng issue para magkaroon ulit sila ng spotlight. And I think, na-execute to ng maganda ng Jamil. Alam mo ang iniisip ko, chairman. Pwedeng totoo naman yung nangyari. Pwedeng totoo naman. May katotohanan sa nangyari. It's just that nakakita lang sila ng opportunity para i-capitalize. Oh, uy, mm-hmm. Jamil. Uy, Jizam. Isang tabi muna natin ang mga pagkakaiba natin, ang differences mm-hmm. natin. At mag-unite muna tayo para mag-viral at dumami lalo ang views at pagkakitaan natin ang moment ng to. Mm-hmm. Kumita muna tayo ng pira bago tayo maghiwalay. Para hiwalay. Kaya ang ating paghiwalay. Pero po, no? Grabe na yung mga tao ngayon. Kung usapang pera-pera, kahit na may sama ng loob si Camille, laban, no? Diba? Content tayo. Hanggat patok tayo sa tao. Trabaho, no? Talagang work hard, no? Work hard. Kasi nakakatawa dito mga kaibigan. Ha? Sige, pagpalagay na natin na totoo. Dahil meron din namang mga nagpapatotoo dito sa chismis na to, no? Naniloko ni Jaysam si Camille. Pero nakakatawa kasi dito, ha? Mga kaibigan. Ito yung nakakatawang part na dito ako natatawa. Niloko ka na nung tao. Arap-arapan. Buong mundo alam na naniloko ka. Few weeks ago, niloko ka. Sasama ka pa ng paggawa ng content 3 days ago. Tapos kanina lang, nag-content ulit kayo. Niloko ka na nung tao. Ginago ka na. Winalangya ka na. Binalasubas ka na. Lahat na ng dahilan nasa iyo para iwan mo yung tao. Galit, puot. Pero nandyan, nagko-content pa rin kayo. Anong reason mo? Ikaw, Josh. Sige, bibigyan kita ng senaryo. Toek. Kunwari, sikat kang tao. Sikat kami, ano kayo? Love team. Anong ang pangalan ng girlfriend mo? Angela? Mary? Julia. Sabi natin Julia. Barreto? Julia Barreto. Bawa love team kayo. Clarete. Clarete? Itbulaga host yun ah. Anyway, yun nga. Bibigyan kita ng ano. Halimbawa, may ka-love team ka and meron ngayon 12.3 million subscribers. Mm. Pero... niloko ka niya. Baliktarin natin. Para marinig ko yung opinion mo mismo. Mm. Niloko ka niya. Nag-cheat siya. Nagkaroon siya ng cheating issue sa apat na lalaki. Okay. Gawa ka pa ba ng content uli kasama siya? Unang-una, hindi ko ipaprioritize yung content. Hindi ko may isipang gumawa muna ng content. Kasi pre, eto yan. Eto, alam kahit di ako vloggeries. Alam ko na kung ang purpose mo ay magpasaya ng tao, mahirap magpasaya ng tao kung ikaw mismo hindi masaya. Tama yan. So, paano niya? Kung totoo, may hinalakit siya. Nasaktan talaga siya dun sa breakup na yan. I'm guessing na nasa recovering stage siya. Malungkot siya. Tsaka broken talaga. Shattered dreams. Parang ganyan. Mm-hmm. Kasi pre, okay. It's not just one. It's not just two. It's not just three. But four. Oo. Yung tapos, lumabas ha? Yung lumabas. Yung lumabas. Iba-ibang time slots pa yon. Tapos? Tapos, pre,
'di ba, pre, malungkot ka muna dapat, 'di ba? Kung mm-hmm. si Mark, si Camille, malungkot muna dapat. Okay. Pre, sabi naman si Camille, pre, kung pati, ganun siya katiba, ilang years, 7 years, 6, hindi ko alam kung ilang years sila. Mm-hmm. Kung siya, malaman, sige, vlog tayo, pre, pera yan eh. Ano yun eh, di ba? Yung sinasabi kasi ni Josh, mga kaibigan, yun yung sa normal ah, sa normal na tao. Niloko ko eh. So, maybe hindi kayo magiging maayos. O kaya magiging maayos kayo. But, it will take time. Time. Exactly. Hindi yan, niloko ka ngayon, tapos bukas okay na ulit kayo. Exactly. Magpo-content na ulit exactly. kayo. Tapos, pre, in fairness sa kanya, ako, kaya medyo dati naniniwala akong totoo lahat na nangyayari. Parang nakita ko na magkasama ko sila, nagbo-vlog pa sila. Kahit sino santong makilala ko, walang katanggap ng ganun-ganun kabilis. Tapos kaya pang mag-vlog pa. Diba? Yun yung nakakapagtaka eh. No? What's the reason behind? No? I mean, kasi kung ako yun ha, sige, pwedeng sa atin pa rin dalawa yung YouTube channel na yan. Hindi ko aangkinin yan. Pero hindi tayo magbo-vlog. Pwede tayo mag-upload ng mag- different vlogs natin. Pero yung magsasama tayo. Kasi hindi ko kaya eh. Hindi kita kayang tingnan sa mata. Hindi ko kayang nasa nakikita kita sa paligid ko dahil baka tamaan ka sa akin, baka may magawa akong hindi mo. Pero sa nangyayari kasi ngayon, parang normal. Okay lang. Normal na away. Alam mo yun, parang sobrang ambabaw lang nung ano, para kayanin pa rin ni Camille tong... I mean, yun yung iniisip ko eh. Anong reason ni Camille? Bakit niya? I mean, tinutuloy tong ganito. Ang tibay, pre. Kung sa nakikita ko, parang ang hirap paniwalaan na ganun siya ka-emotionally strong para magawa lahat yun. So, ang nangyayari tuloy, nagmumukhang peke yung buong shit nila, kashitan nila, nagpatulfo pa sila. Tapos si Jayzam, nag-sorry pa sa lahat. Diba, inamin niya naman, Sir Tulfo, mali naman po talaga ako, diba? Inamin ko po bilang lalaki, ganyan. Hindi lang sila yung apektado doon. May ibang taong apektado, directly na-affected din. Yung mga babaeng kinala ni Jayzam. Mm-hmm. At ang nakakatawa pa dyan is, parang ang nangyari is, pinanigan pa ni Uncle Rafi itong si Jayzam, Jamil kaysa doon sa babae, no? May punto pero hindi ganoon. May punto yung sinasabi na alam mo naman na may girlfriend yung lalaki. Pinaparating ni Idol Rafi kay ano pangalan noon ng babae? Si Dambi, no? Alam niyo na naman yung pangalan noon. Is parang alam mo may jowa yung lalaki. May girlfriend, matagal na. And ba't mo pa re-replyan? I mean, ang nakakatawa kasi dito, mga kaibigan, no, is parang kasalanan pa ng babae. Maybe may kasalanan siya na nakipag-ano. But sino unang gumalaw? Sinong first move? Yan ang hindi natin malalaman. Diba? Yung mga ganyang bagay, hindi natin malalaman. Pero most likely lalaki. Pero at the end of the day, hindi natin alam. Yan yung mga bagay-bagay na hindi na natin malalaman kasi sila lang talaga alam. Pero tama ka. Way street yun. Hindi magko-collab yun. Hindi magko-collab yun kung hindi pumapayag yun isa. So, hindi nga dapat ang tumatangke ng si Dambi. Talagang si Jayzam. Tsaka si Camille dapat hindi na magagalit dun. I mean, as much as possible, hindi na magagalit dun sa bet. Sa babae. Oo, kasi kung merong ano eh, kung merong dapat sumalo ng galit ni Camille, Jayzam. Si Jayzam. Eh, at kung si Camille, hindi nga nasalo eh. Yun lang. Baka hindi... O malang butang kamay, kaya hindi nasalo. Ano ko kasi dito, no? May nakita kasi akong post ni Camille na ang sabi niya dun is, kung kayo ba naman is matinong babae, makikipag-ano kayo, hindi ko alam yung eksaktong term niya. Parang makikipag-usap ba kayo, makikipag-chat ba kayo dun sa lalaki na may girlfriend. Na parang sinisisi niya yung babae at pinagtatanggol niya si Jayzam. Yun yung sa akin, ha? Bilang tao, opinion ko kung paano ko siya nakita bilang tao na normal. Kasi kung ako yun, wala. Kasalanan yun ni Jayzam. Doon may kasalanan yung babae, pero siya yung boyfriend mo eh. Tama. Diba? Bakit mo i-blame sa ibang tao at parang tunog ipinagtatanggol mo ba? Si Jayzam. Ang daming naperwisyo sa ginawa nila, pre. Tapos, ang nakakatawa dyan, tuloy lang sa vlog. Mali. May mali, pre. Sabi nga nila, hanggang saan kadadalin nang tatag ng iyong apog. May mali talaga dun eh. I mean, ang daming taong naapektuhan. May mga pamilyang naapektuhan talaga. Tapos, kayo, yung relasyon din nila. Parang, isipin mo, pre, ito yung nakakatawa dyan. Sumikat sila kasi couple sila. Jamie. Mm. Mm.
Hindi naman sila sumikat na si Jason lang, hindi naman sila sumikat na si Camila. Sumikat sila si Jamil. Isipin mo, pre, anong ipapakita mo sa fans po? Given na naglolokohan nga lang tayo. Minahal kayo ng fans nyo dahil love team kayo. Minahal kayo ng fans nyo siguro kasi masaya kayong panoorin na couple. Masaya kayong panoorin na mag-jowa, magka-relasyon. So, pre, anong papanayin ng fans? Plastic? Plastikan? Ganun. Di ba? Magpapanayin. Mukha kayong tanga, di ba? Marami na rin namang couple, hindi lang mga vloggers. Kahit sa industry, sa showbiz. Marami ng couple na nagkaroon ng gantong issue. And normally, naghihiwalay na sila. Yep. Hindi na nila pinipake yung mga feelings nila. Kasi nasaktan ka na eh. Ang normal na tao, pag nasaktan, lalayo yan. Lalayo. Yung mostly na ginagawa ng taong nasaktan, lumalayo. Pero dito, hindi ko nakitaan ng bakas si Camille ng paglayo, ni pag-iwas, or baka lang kasi hindi niya pinapakita sa camera, di ba? No? Pero kasi, to tell you honestly, hindi ko matanggap. Anyway, matanggap ko man o hindi, wala naman pa kayo. Wala naman pa kayo. Diba? Pero yun eh, yun yung inaano ko na parang hindi, ewan ko, diba? Ang guloy, di ba? Okay, so okay lang sa kanila to. Okay lang kay Camille to. Alam mo kung sakali mang totoo lahat ng nangyari, totoo lahat ng pambababae, pagluloko, totoo na okay lang si Camille. It just says one thing. Ibig sabihin lang pre, matagal na sila maghiwalay. Kumbaga magkasama na lang sila dahil nasa vlog sila, nasa isang channel sila. Isa pa 'yan. Puta mo. Conspiracies, 'di ba? Yan kasi yung ano, ha? Yun yung mga ginagawa ng mga couple. Kasi meron akong kakilala. Hindi ko napapangalanan. Hindi mo na napapangalanan. Hindi ko napapangalanan. Pero I am pretty sure na kilala nyo siya. Maglalagay tayo dito ng blind item. No? Comment nyo na lang kung sino yung feeling nyo, kung sino yun. Couple vlogger sila. Nag-iwalay sila. Ding Dong and Marian. Hindi pa. Ano yung Gabi, Sharon? Marvin and Jolina yan, no? Hindi. Couple sila, couple. No? Nag-iwalay sila for some reason. Hindi ko na sasabihin kung nang babae, ano, basta reason. Para mag-isip din kayo kung anong reason. And then, tuloy pa din sila sa paggawa ng vlogs, ng video. They act like normal. They act sweet sa harap ng camera. Pero sa totoong buhay po, hiwalay na sila. Nagsasaman na lang sila sa camera. Bakit? Dahil sa views. At pangalawa, endorsement. Ang endorsements kasi may kontrata yan. Dalot kun kayong dalawa nakapirma hanggat hindi tapos ang kontrata nyo at kayo'y naghiwalay. Breach of contract ang madadalin nyo dyan. I'm saying. Yeah, actually, possible siya, no? Kasi yun lang inaisip ko eh. The only way na hindi ka pa, alam mo yun, kung ako yung nasa isang relasyon, kahit sino naman, nasa isang long-term relationship at maloko ng harap-harapan sa multiple na tao, pero lupay-pay ka nang talagang lugmok ka talaga. Kaya the only way na kakayanin mong magawa lahat, mag-function ng normal na parang walang nangyari, ay una, hindi mo na mahal. Pangalawa, break na talaga kayo. Pangatlo, wala, tanga ka talaga. Diba? Yun lang yung may isip mong reason eh. Eh, tama yun. Sa ngayon kasi hindi natin alam, no? Kung ano yung tumatakbo sa isip ni Camille ngayon, no? Kung bakit. Sa kabila ng lahat, eh, ganito pa rin siya sa harap ng camera at ginagawa niya pa rin to, no? Pero sige, bigyan natin ng ABCD kung bakit niya ginagawa to. Sa akin, pwedeng for the views. Pera-pera na lang. Pera. Pangalawa, dahil may mga endorsement sila, may mga kontrata sila, so hindi sila pwedeng maghiwalay, mabibreach of contract sila. Yun dalawa sa akin. Bigay mo yung iba pa. Pangatlo, open relationship sila. Ano open relationship? Hindi, yung sinasabi mo sa akin kanina. Yung sinabi mo kanina. Pangatlo, break na talaga sila. Pangapat, tanga lang si Gamil. Tanga lang talaga. Yun. Pwede yun. May co-consider mo siya eh. Co-consider mo ang tanga talaga si Camille. Pero, ang hirap niya kasi, chairman. Kasi, hindi siya nakakatuwa. Parang hindi na rin kasi siya makatao kung sakaling totoo. Parang, natatawa na lang ako na bakit naging ganito na lang ang society or ang industriya na to. Na naging pera-pera na lang masyado. Na,
Isipin mo pre, hindi lang kayo yung apektado. Tapos nakakatawa pa doon, may hirit si Dambi na, oh, Jayzam, sana naman linisin mo yung pangalan ko. Ganyan. Nakakatawa yun. Nakakatawa pakinggan. Nung narinig yung tawa ko ng tawa, sana naman linisin mo yung pangalan ko. Sumagot si Jayzam na parang, alam mo, Dambi, ang kaya ko lang asikasuhin ngayon na yung problema ko kay Camille at kung paano ko ayusin. May ganyan-ganyan pang linyahan, pre. Nakakita lang ganun. Cheating. Magkasama sa isang bahay, nagvo-vlog pa, tapos parang normal lahat. There's something wrong, Chairman. There's something big wrong. No? Pero, dito sa mga... Go. If marketing stint lang yan, nagawa nila yung trabaho nila. Yeah. Palakpakan natin kung yun magaling. Marketing lang. Magaling ang Jamil. Magaling ang mahusay ang Jamil. Doon naging effective sila. Pero ang tanong ko, susunod na tanong ko, hindi naman sustainable yan. Diba, bago sila, napag-usapan natin, nabanggit mo dati, bago nagkaroon ng issue, medyo bagsak ang views sila, hindi na pumapalo ng million. Ikaw, tanungin ko, Chairman. Sa tingin mo ba sustainable yung ginagawa nila? Sa tingin mo ba itong sudden na pag-angat na to, pag-spike ng views sila dahil sa issue nila, magtutuloy-tuloy mo? Para sa akin, nakita ko na to eh. Sobrang dami ko na nakita ng ganito. Siguro, sa mga oras na to, tingin nila at tingin ng tao is very effective, pero time will come. Mawawala yan. Lalo pagka tinamaan ka na ng tinatawag ng na-cancel culture dito sa social media. Maybe ngayon, okay ka. Pero after nyan, mararamdaman mo na yung epekto ng cancel culture. Yung epekto, yung consequence nung ginawa mo dito. Kasi pinanood ka nila dahil sa chismis. Yun yung palagi kong sinasabi sa mga kapwa ko content creator at palagi kong pinipid sa utak ko. No? Na pag nakilala ka sa chismis, panonoorin ka lang pag chismis. Pero pag nakita ka nila na paiba-iba ka ng gawa mo, ng atake mo as bilang a content creator, nandiyan yan sila sa'yo. Pero pag chismis, aangat ka. Pero time will come, bababa ka ulit. So, ang nagiging strategy ng mga content creator na galing sa chismis, pag bumaba, gawa chismis ulit ng chismis. Chismis, baba ulit. Gawa ulit ng chismis. Kasi ayaw na kayong panoorin ng tao eh. Kasi wala nang amor sa inyo sa dahil sa ginawa niyong chismis. Akala nila okay yun pag gumagawa ng issue. Akala, hanggang kailan kayo mag-i-issue? Pag lagi pa kayong nai-issue, kinancel na kayo. Gumawa kayong issue. Pag lagi kayo nai-issue, ika-cancel kayo hanggang sa mawala na sila ng interest sa inyo kahit gaano kalaki pang chismis ang gawin nyo. Example, Buknoy Not So Glamour. Nag-trending siya. Okay yung YouTube niya before bago siya sumikat sa tricycle. Okay yung YouTube channel niya. Love siya ng tao, love siya ng viewers niya. But dumating yung certain issue na yon about sa tricycle driver. Na-cancel si Buknoy dahil doon. Tama. Buba ang subscribers, halos 100,000 yung nawala sa subscribers niya, 200,000. And then, nung moment na yon, naglabas siya ng video na apology video. Okay, million views, mas doble compare sa dati niyang views. Pero, abang tumatagal, lumilipas ang araw, bumababa. Pinanood siya doon, bumababa. Nung nasa baba na siya, anong ginawa niya na naman? Gumawa na naman siya ng issue. Yung face mask naman na naglalakad siya at nagwawala. Okay na naman, effective na naman, million views ulit. Pero nawawala na. Gumawa na naman ng issue. Tapos issue ulit hanggang sa nakarating na siya kay Vice. Si Vice Ganda na yung in-issue niya. Okay. So, hindi naging ganun kaingay. Kahit sabihin mo si Vice na yung tinira niya. Bakit? Kasi umay na yung tao sa kanya na kahit chismis na malaki yun, kahit tinira mo malaking tao dahil umay na sa'yo yung tao at alam na nila na gumagawa ka na lang ng chismis, hindi ka na nila panonoorin. Yun yung consequence. Nalagyan pa ng penalty si tanga. No, fine. Oo, nakakatawa dun. Tinotolerate pa ng management. Yeah. Yun lang naman, Chairman. Siguro na-cover na natin. Maganda yung... Maganda lang yung ending statements mo, Chairman. I like your conclusions. Siguro pa kita eh. Inspiration din naman kita eh. Okay. Saan nga, habang kausap. Hindi, pero siguro nakobera naman na natin yung mga dapat pag-usapan. It's just very disappointing lang talaga, Chairman.
Wala. Very disappointing lang talaga yung kung paano pinapatakbo yung vlogging, yung industriya ngayon. Industriya. Bilang tao in general, parang sobrang bullshit na ng lahat ng tao. Nakaka-dismaya talaga. Tapos, wala eh. Minsan hindi na iniisip ng mga tao kung sino yung mga taong tatapakan, matatamaan, maapektuhan. As so long as makuha nila yung objective nila. Exactly. That. Pero time will come. Oh. Time will come. Itong mga gantong gimmick is mawawala to sa internet. Mawawala din. Because darating ang araw, hindi man lahat, no? Pero mostly is magiging matalino at makikita na nila na ito'y tactics na lang ng mga YouTuber ang gumawa ng issue pagka panis na sila, pag laos, pag bumababa ang views nila, gawa issue. Maano yan? Ngayon, ngayon tumatali-talino na ng kaunti ang tao. Kaya tsaka, mawawala din to. Tama. Sa akin lang, hindi ko wini-wish na may masamang mangyari sa career ng mga ganong klase ng content creator. Ang dasal ko lang, sana may makapagpa-humble, makapagpaturo ng lesson sa kanila. Hindi ko sinasabing gusto kong bumagsak sila, mawala sila sa social media. Gusto ko lang may isang scenario, may isang instance, may isang malupit na mangyayari para matuto sila. At ayusin nila. Kasi at the end of the day naman, marami at marami pa rin susuporta sa kanila. Million-million yung susuporta sa mga yun. Pero it's just that huwag lang nila sinasayang sa mga kung ano-anong kasitan. Tsaka sana wag maging tao pa rin yung mga tao. Nagigets mo? Nagigets ko yan. Nagigets ko yung ganyang ano mo. Anyway, itong sinasabi namin dito is hindi lang to directly kay Jamil. Jamil, no? It's in general. In general po itong mga sinasabi namin dito dahil ito yung issue na nangyari kay Jamil is meron na tayo niyan previous months, previous years. Meron tayo niyan. Kaya lang, ginagawa nito, ginawa ulit ng Jamil dahil nakita nila na effective noong ginawa nung mga nauna sa kanila. At dahil effective to ngayon, I am pretty sure na may isusunod pa dito na gagayahin ulit yung ginawa nila dahil they find it effective. That's how it rolls. That's how it rolls, ba? Bakala kayo dyan, guys. Anyway, ang bago lang namin din tapusin to, no? At lagi naman namin to sinasabi. Actually, umay na kayo sa amin ni Josh dito. Sa mga paulit-ulit namin itong sinasabi, no? Sobrang daming content creator sa Pilipinas. Sobrang daming influencers sa Pilipinas, no? Trabaho nyo na lang kung sino yung ipapalo nyo, yung isasubscribe nyo, yung susundan nyo. Bago kayo matulog ngayong gabi, bago ngayon natapos nyo to, ngayon napakinggan nyo to, tanungin nyo yung sarili nyo. Kung yung bang pinapalo nyo na content creator, na influencer, is worth following for? Yung mga videos nya ba? Worth i-share? Worth ba siyang supportahan? Ask yourself, mga kaibigan. Madami dyan. Dahil dyan, mga kaibigan. Don't forget to like, comment, subscribe. Tier 1 Studios. The Glitch. Was chairman. Josh Lingan. Tapos, yun. Comment kayo kung anong tingin yung masasabi nyo dito sa lahat. Okay. Pwede nyo rin naman kaming i-bash. Tingin ko, G lang naman si chairman. Ako, G lang naman ako. Mga kaibash, wala akong pakay sa inyo. Pero, basta kami, ginagawa namin yung trabaho na dito. Kung hindi siwalat ang katotohanan at kung opinion namin at kung anong nararamdaman nyo. Tama. So, kung tama ayaw nyo manood sa amin, ayaw nyo makinig, Share nyo na lang tong share nyo na lang tong video namin. Pero kung ayaw nyo sa mga sinasabi namin, mga kaibigan, hindi namin kayo pinipilit. Pero, subukan nyo lang. Subukan nyo lang kaming pakinggan. Feeling ko naman kahit pa paano, meron kayong makukuha sa amin. Oh, feeling ko naman, no? Kaya yan, kaya kung may mga gusto din kayong pag-usapan, comment down below kung si kung anong topic, anong issue yung gusto nyo pag-usapan at sasagutin, tatalakayin namin yan dito ni Josh Linyan. So, paano, mga kaibigan, hanggang dito na lang, Josh Linyan, outro. Sa, in behalf of the whole The Glitch team, we thank you for your continuous patronage to our humble show, and we'll see you next week, guys. Yeah, peace out. Now, the vlog, yeah? Oh, please. Yeah. Oh, diba? Funny. May sa ngalan ng buong Tier 1 Entertainment, Tier 1 Studios at ang programang The Glitch, the management and staff. Ako si Chairman Josh Linyan, mga kaibigan. Mag-iingat kayo palagi at ang inyong buong pamilya. Let's pray na matapos na itong pandemya pinagdadaanan natin para makabalik na tayo sa mga normal natin na buhay. Hanggang sa muling episode, mga kaibigan.
Have a great day. Peace.